Sa pagkakaalam natin, mga OFWs ang kadalasan minaltrato ng mga amo, lalo na ang mga OFWs kasambahay sa bansang Middle East. Meron rin pala dito sa Pilipinas. Siya si Nanay Elvie Vergara, isang kasambahay dito sa Pilipinas, ang walang awang minaltrato, binugbog, binaboy dahilan ng pagkabulag nito. Taon 2017, namasukan si Nanay Elvie bilang isang kasambahay sa Pamilya Ruiz sa Mamburao, Mindoro. Masaya ito dahil mabait ang kanyang mga amo. Ngunit bigla na lang nagbago ang lahat nang magkamali ito minsan. Taon 2020, dito na nag-umpisa ang malaimpyernong buhay ni Nanay Elvie Vergara. Dahil kapag nagkamali ito, kahit konting pagkakamali lang ay pagbubuhatan na ito ng kamay ng kanyang mga amo, na parang pagmamay-ari ng mga amo ang buhay ni Nanay Elvie. Dahil basta-basta na lamang itong sinasampal, binubugbog, tinatadyakan, hinahampas sa freezer at kung hindi pa makontento ang mga amo sa paggulpi kay Nanay Elvie, hinihila ito ng mga amo at iniuuntog ang ulo sa dingding. Dahilan ng paglubog at pagkabulag ng mga mata nito. Malabo na ang dalawang mata ni Nanay Elvie at wala na itong tsansang makakita muli dahil sa matinding pinsalang natamo ng kanyang mga mata. Wala na rin itong mga ipin sa harapan dahil tinatanggal rin ng mga amo. Sobrang nakaririmarim at kahindik-hindik ang sinapit ni Nanay Elvie sa kamay ng kanyang mga amo. Dahil ginawa pa nila itong baboy, isinabit nila ito sa sabitan ng mga karne na ginagamit sa pagbebenta ng mga karne sa palengke. Halos gusto na nilang katayin ang kanilang katulong at hindi lang ang mga ito ang sinapit ni Nanay Elvie. Dahil minsan na rin itong pinaghuhubad sa harapan ng kanyang mga amo at pinapasayaw habang pinapanood ito. Ginawa nila itong laruan si Nanay Elvie. Sobrang sadista ng pamilya Ruiz. Pati cellphone ni Nanay Elvie kinukumpiska. Grabe ang pang-aalipin na ginawa ng pamilya Ruiz. Hindi makatao at ang nakakabuisit pa, hindi pa nila ito pinapasahod. Mas malala pa yata ito sa mga Arabong salbahi sa Middle East na amo ng mga OFWs. Sa kwento ni Nanay Elvie sa Senado, ang pamilya Ruiz ay nagkakatay ng baboy. Kaya siguro napakadali lang nito isabit sa sabitan ng baboy at halos gusto na rin daw siya katayin. Dagdag pa ni Nanay Elvie, taon 2021, tumakas ito sa bahay ng amo. Nakalabas ito at dali-dali daw itong nagtungo sa barangay para magsumbong at humingi ng saklolo at nais rin ito sana patingnan ang mga gamit dahil sa baka daw pagbintangan siya na nagnakaw. Dagdag pa ni Nanay Elvie, sa halip na tulungan sana siya makaalis ay tinawagan di umano ng kapitan ng barangay ang amo ni Nanay Elvie kaya ito nakuha uli ng amo. Matapos ang nakakaawang salaysay ni Nanay Elvie sa Senado, itinanggi ito ng kapitan ng barangay na hindi umano nito tinawagan ang mag-asawang Ruiz. Kaya't sumabog sa galit si Senator Rafi Tulfo dahil tila pinalabas ng kapitan ng barangay na si Jim Patal na nag-iimbento lamang si Nanay Elvie. Sabi niya po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo. Sino pong sinumbungan nyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob? Siya. Sinabi niya po na sinasaktan kayo kaya kayo nandun sa barangay. Opo. Sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. Napakasinungaling mong tao ka. Sarap mong... Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am Elvie? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ayun po sir ang... There's no reason why she would... Sa sobrang galit at inis ni Senator Rafi Tulfo, hindi na ito nakapagpigil sa sarili. Napagsabihan nito ang kapitan ng barangay na sinungaling mong tao ka. Gusto mo ipalay detector test ka namin, ikukulong ko namin dyan sa baba. Kung nasa matinong pag-iisip at patas ka, dapat pina-check up mo siya sa doktor. Tawagan mo ang CHR, tawagan mo ang PNP, tumakbo siya sa kanyang amo, tapos isusurrender mo sa amo, napakagago mo. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napaka
Hindi walang, po, napakawalang hiya po. Iniit ng kapitan ng barangay na hindi umano siya tumawag sa mag-asawang Ruiz at wala umanong sumbong si Nanay Ilby sa kanya na binugbog ito ng kanyang mga amo at hindi rin umano ito nagsabi na naglayas ito. Dagdag pa ng kapitan, pinalinisan umano nito si Nanay Ilby dahil sobrang dumi na parang taong grasa na. Wala pong nasabi si Nanay Ilby sa totoong buhay po. Dapat idaan na lang ito sa lie detector para magkaalaman na kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Dapat isama na rin yung mga empleyado ng barangay. Baka iba yung napagsabihan ni Nanay Ilby kaya siguro walang alam si Kapitan. Kaya dapat maimbestigahan ito ng maayos. Tingnan ang CCTV kung meron mang CCTV sa barangay. Para makita doon kung sino ang nilalapitan ni Nanay Ilby. Sobrang nagalit si Senator Raffy Tulfo dahil sa karumaldumal na sinapit ni Nanay Ilby. Nawala ang paningin nito dahil sa mga abusadong amo. Kaya ganito na lang kung magalit si Senator Raffy Tulfo. Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang. Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal. Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi. Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Ilby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una kong hapong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Payagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero the permission of Senator Tulfo. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sige po. Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am Ilby. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, election of duty. Ayun po naman sir ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Sinanay, mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Wala naman pong naging reaksyon si Nanay Ilby. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na ano siya, reklamo po sa amin. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Dapat binusisi sana ni Kapitan kung bakit bigla nilang sumulpot si Nanay Ilby. Siguro sa takot nito, dahil anya nga kay Kapitan nakasunod ang amo. Kaya siguro hindi na nakapagsalita si Nanay Ilby at sumunod na lang sa amo. Kaya dapat may monitoring din sana dito sa Pilipinas at personal visit kung saan mayroong mga katulong na dineploy. Dahil may mga amo palang mga salbahe dito. Kala ko sa ibang bansa lang tulad sa bansang Middle East, maraming mga OFWs na abuso at minaltrato sa bansang yan, ang iba pinapatay pa. Kala ko sa mga OFWs lang nangyari ang mga ganitong sitwasyon, pati pala mga kasambahay dito sa Pilipinas, nakakaranas rin pala ng pagmamaltrato ng amo.